drop. A few moments later. Good morning po sa inyong lahat. Welcome po ulit sa ating channel. Ngayong araw po is papakita ko sa inyo kung paano po tayo magpainom ng soluble vitamins sa ating alagang baboy. Ibig po sabihin ng soluble is yung pwede po natin timplahin sa tubig. At pwede rin po natin itong ilagay sa kanilang pagkain kung tayo po ay nagpapakain gamit yung wet feeding po. Pwede po, pwedeng-pwede talaga ito gamitin na may vitamins. Subok na po ito kasi nakaraan ito po yung ginamit natin. Vitamin Pro po, hindi, disclaimer lang po, hindi po tayo sponsored dito o free sa vitamins na to. Pinapakita ko lang po sa inyo yung ginagamit kong vitamina upang matulungan din po yung ating alaga na papalakas po yung kanilang kain, matulungan po sila na mabawasan o maiwasan yung stress sa kanilang pangangatawan. Kasi ito pong vitamins na to is kompleto na po to. May electrolytes po to. Makakatulong po sa pag-iwas sa stress, mabawasan yung stress, pampagana kumain, makaiwas sa sakit. Maganda po tong vitamins na to. Hindi ko rin po inaano na ito talaga yung gamitin nyo. Depende po sa inyo kung anong vitamins na soluble yung gamitin nyo at saan po kayo hiyang. Sa akin na po is papakita ko po kung paano po natin ito ipapainom sa ating alaga. May galon po tayo dito, no, para hindi tayo ano sa tamang sukat niya. Timplahin po natin to, tapos painom. Lagay po sa kanilang painuman. Advantage po kasi na meron tayong pig drinker kasi pwede nating maserve as water to yung kanilang vitamins. Pero pag wala po yun, lagay po natin sa maglagay po tayo ng painuman, halimbawa yung mga drum o container, hatiin po natin yan, tapos dyan po natin lagay yung vitamins. At advantage po talaga pag wet feeding kayo kasi pwede nyo pong ilagay o ihalo sa kanilang pagkain to. Meron naman pong ano nito, tawag nito, meron namang direction o nakalagay kung ilan yung dapat itimpla o ilang grams yung dapat timplahin. Basta po maganda po itong vitamins. Magtitimpla po tayo nito ngayong araw kasi 16 days ng ating alaga ngayon, so dumadaan po sila sa transition period. Ngayon para mas mapabilis yung kanilang mas mapasarap o mas mapagana yung kanilang kain kasi bagong feeds, may bagong feeds silang kinakain, nagpapainom po tayo nito sa ating alaga. At nang sa gayon ay mabawas-bawasan din yung stress na inaano nila. Number one po talaga is para gumana yung kanilang kain. Kasi siyempre pagkabago po yung kanilang ano, yung kanilang pagkain, manibago po yan at medyo mahihina po silang kumain. Kaya ang gawin po natin is magtimpla po tayo ng vitamins. Pwede rin po ito pag halimbawa hindi po kayo marunong mag-inject, pwede nyo rin pong itong gamitin. Pwede po na as a food enhancer o pampalakas ng kain ng ating mga alaga. Wala tayong gunting, kagatin na lang natin. Ayan guys, 20 grams kasi ito. Nakalagay po kasi dito is yung mag-mix lang tayo ng 5 grams sa isang galon o sa 4 na litro ng tubig 3 times a week daw papainom. Pwede rin po ito pagka 1 week nyo ipapainom. Halimbawa kasi ngayon pabago-bago yung klema, minsan umulan, minsan mainit, dapat po is magpainom po tayo nito araw-araw. Pwede rin po 5 days. After 5 days, pwede na po nating huwag painumin. 3 times a week po o 2 times a week.
3 times to 2 times a week pwede po tayong painom nito. Pagka hindi po tayo marunong mag-inject. Ganito lang po yan, no? Nilagay po lang po natin sa isang galon. Tapos mimix lang natin mamaya. Yan. Tapos painom na sa kanila. Ito po yung ginamit natin nakaraan. Maepektibo po siya kasi talagang may ganang kumain yung ating alaga. Maliliksi silang gumalaw. Maganda rin tong gamitin guys kasi alam nyo, iwas stress din to sa alaga natin na panay turok ng injection o karayom. Makakaiwas talaga to sa stress. Yan guys. Yan. Mix na natin to tapos painom. Lagay natin sa kanilang drinker para makainom sila. Yan. Yan guys, lalagay natin doon sa kanilang painuman, doon sa balde, sa ginawa natin improvised speed drinker. Napaka-advantage po talaga pag meron tayong ganyan. Kasi pag may papainom tayong vitamins o anong gamot sa ating alaga, is hindi po marami yung tapon, talagang makainom sila. Yan guys, nalagay na natin. Yung style ko po kasi, ito po kasi oh. Yung style ko kasi guys, kaninang umaga nung nagpakain tayo, is hindi po natin nilagyan ng maraming tubig yung kanilang drinker. Para nung sa ganon, ngayong bandang alas 8:30, is iinom sila ng iinom lang tubig. Uwaw na uwaw sila guys, kaya mainom talaga nila yung vitamins na ating pinapainom. Ganyan yung style ko guys, ninyo mo. Kakainom po yan sila ng vitamins talaga. Tapos, ibigay po tayo ng merenda nila ngayon. Kasi alas 9 na po. Nagbibigay po tayo ng merienda sa kanila pagka alas 9, magpakain tayo ng alas 7:30, bibigay tayo ng merienda para paraan din yan po, para mahabol nila yung sinasabi natin na required na pakain para sa ating alaga o madagdagan yung kain nila sa isang araw. Importante po talaga na pag magpainom tayo ng vitamins is busog po sila. Tsaka yung vitamins po natin is hindi naman po nakaka-overdose yan. Bali, kumbaga, mahalaga pa rin po na sundin po natin yung tamang pagpapainom sa ating mga alaga o ilang araw o ilang grams man yan o ilang liters. Kasi minsan po, hindi rin po natin maiwasan na yun nga, pag sobra po is masama. Mas maganda pong siguruhin po natin na tama talaga yung pag-apply natin ng mga gamot sa kanila. Yan guys, makain na sila oh. Yan guys, yan lang po muna ngayon. Salamat.